ano bang pwedeng mangyari, mga kaibigan, sa ating game number 1, NXP Solid versus Peso Esports sa red side. Lavar para sa kanyang Uranus, Gabo naman to Kuframing para sa kanyang Esmeralda, Solenia sa kanyang Farsa, and Void for the YSS. Ito naman sa ating blue side, yung NXP Predator Solid. Chester, para sa Selena, Yawi ang gagamit ng Grok, MB for this Kaja, Thumbs para kay Renny J, and H2 with this Lancelot. So, more on melee carry ang gagamitin dito ng NXP Predator Solid. Ito yung sinasabi natin, hindi natin kinasarayan. Pero guys, kita naman natin, kapag hindi ka mamatay, and with that click and love farm, securing the kill for Peso Esports. Good thing here for Peso Esports, guys, ay walang kasama doon. Pero kita natin sa bottom lane side, may sagot, and that is going to be an early 2-0 here for Peso Esports. Oh, medyo nakakagulat nga kay Loverb kasi flicker yung kanyang ginamit, hindi execute, hindi vengeance, kundi flicker. So yun yung spell niya, dun siya mas komportable. So yun yung pinili niya, pero Gabo, dito mukhang kailangan pang agrehen si Yahweh kasi pwede silang pumunta dun sa violet buff or dun sa blue buff. Pero eto na naman si Lavarba, lalaban sa tatlong players ng NXP level 1 pa lang si Chester. Wala pa siyang may bibigay na ano dito, abyssal arrow, abyssal trap lang. Pero eto na nga, unatalpugan pa nga dito si paring H2 Gabo, mukhang lalaban sa dalawa pero nakapag-slide in, slide out, pero napatay si paring Chester. Nabigyan ng onting block, pero at least, diba, nakakuha pa rin sila ng ang ganda actually na nga pasok din dito, mga kaibigan, ng PSA Esports with this Kufra. Napakasakto ng lahat at kita natin, and that is going to be another kill for the YSS. Tira PSA Esports, actually sa mga bagong basa ng patch natin, sobrang ganda lang YSS ngayon sa ating laban. So it's actually very difficult to digest kung ano ba talaga yung pinapasok sa ating meta. Pero as we could see here, guys, this is 4-0 in favor of PSA Esports in our game. Gold lead is now on their side for this Uranus. This is very deep against this Kaja actually, at nakaready pa si paring Gabo sa may Gedli kasama man isang YSS or si Void ng Peso Esports. Medyo mahirap to para sa isang Kaja kasi nakamage siya dito. O, teka lang, Gabo, mukhang tamang talbog lang kay MB. Nahirapan din siya kasi hindi pa siya level 4, and dadalawan siya, nahirapan din kasi ang katapat niya dito ay isang Uranus na medyo makunat. Hindi niya kaya masyadong i-burst, pero Chester napilitang mag-flicker out para sa kanyang buhay. Pero Lover, papasok pa din. Agandahan ng flicker. Kaya yun yung kinuha niya kasi alam niya na pwede niyang dive-in kung sakasakali, pero na-quarantine yung dalawang players dito. Level 3 pa ng MB. Quarantine, bes, pero nakatakas pa din. Night Shield dito, confirm ba this Uranus, guys? 0-5 ang ating score for NXP Predator Solid. Inaantay natin yung pinakahabol nila dito against this Peso Esports. But as we could see here, lamang ang Peso Esports in terms of gold. Talagang kita natin yan, 0-5 actually, that is a very big advantage na offlane ang lumalamang. Pero top lane side natin, hindi pa tapos ang laban. Pero Lavarb is here for the backup for the son of Peso Esports, and NXP Predator Solid magbaback away against this Peso Esports. Ito na naman, wild charge mga kaibigan, plus the turn rose dito para kay H2, pero mukhang turn around kill, Bessie Wap, and the killing spree for Lavarb. Oo, medyo nawala na siya. Nawala na yung first kill niya kasi syempre, diba, every single time na tumatama yun, eh magkukuldown at magkukuldown agad. Pero sa nakikita ko ngayon, sa tatlong minuto, NXP Predator Solid medyo nahihirapan. Mahirap nga talaga ang katapat ang isang, syempre, ang Uranus. Plus, naka-flicker pa, hindi na rin siguro nila ina-expect na ganun yung magiging spell. Pero Chester, susubukan kuwanin. YSS pa din ang nakakuha dito. Dalawa, laban sa tatlo. Ano kaya ang pwede pang gawin? Oh, na ano, napaga yung dive-in dito ni Selena actually. Sa shoutout nga pala kay Earl yun, I love you dyan, shoutout sa inyo guys. Check yung stream natin, exclamation notify to show kung sino yung sinusuportahan yung team. So exclamation notify kung sino yung team sinusuportahan, and that is it for our 4 minutes game. It's going to be 6-0 in favor of Peso Esports. Now we have 3-0-1 for Lavarb onto this game. Very aggressive play come from this Uranus, talagang gamit na gamit kung bakit na-pick ang isang Uranus, more on the delay. Pero bonus here for Peso Esports, nakasira sila ng Tori at nakapatay isang Uranus, and we also have Peso Esports here for the backup onto our game. As we could see here for NXP Predator Solid, flicker in for Chester, pero YSS, ang sakit din! Yari! Ang sakit! Ang sakit nun. So dito naman H2, mukhang gusto niyang patayin yung first sa Medellin, pero para sa akin, NXP, kailangan nilang patayin ang isang Uranus dun sa top lane kasi hanggat hindi nila napapatayon, aagreen sila ng aagreen nun, dadaragin sila nun.
hanggat alam niya na kaya niya pang tankihin ng mga damage na to. Pero ups, mukhang H2 nasasaktan sa damage ni Void. Grabe naman yung YSS ngayon. Mga kaibigan. Sana YSS ngayon kaya it's a very, we are very particular in saying to you guys. Okay, wala pa sa inyo nakapag-purify din. Mabesu up 0-7 to our game 5 minutes. Very, this is very crucial for your expert or solid action to negate this aggressiveness come from Pesu Esports or else may hirapan sila. Knowing ang pinakakukuhanan nila damage dito is the Lancelot. Pagka hindi tumaba yung Lancelot, may hirapan sila. For Pesu Esports, they have this force for the burst damage. As we can see here, sobrang kunat nila Varm. Mga kaibigan, habang nangyari yun, PC Esports taking this vitalin turret against NXP. So, katulad ng sinabi mo, dumidepende kasi yung damage ng NXP. Kaya ano, kay H2O mismo, kung hindi tataba si H2, mahihirapan silang pumalag. And, plus the marksman pa para dito sa Peso Esports. So medyo nagulat lang siguro yung NXP dito sa pagpili. Pero uy, may nasalya. Dalawa pa nga plus the Feather Airstrike coming from the far sa dito. Yawi, inuntog yung dalawa. Pero mukhang babackup nga naman pa si MB. Medyo nahihirapan siyang kuhanin talaga si Uranus eh. Kasi kahit kuhanin niya, hindi nila ma-burst down eh. Medyo makulat. Oo, walang sa burst. Oh. Actually, item check tayo direct po, Pay, para ma-project natin. This is 3.3k gold, actually 3.5k gold for this Lancelot in terms of burst damage na pinaka-ina... Ooh! Pinasok, mga kaibigan, under the turret with the help of this Barca. Although, H2O securing that kill, medyo naging maasim lang doon. Pero kita natin dito, yung gold kasi dito na expert or solid, hindi talaga siya na-funnel. Mga kaibigan, nasama pa. Ang isang player dito come from... PESO Esports, secured killed, mga kaibigan. Pero ganyan sinabi natin, this is Lancelot. This is an assassin player. Expect natin early part of the game, siya naging lalamang. Kasi for your expert solid, this is 4.4k gold as compared to this 4.4k. Oh, humabol. Mga kaibigan, kayang-kaya XP, NXP humabol dito as long as makakahabol sila in terms of objectives. Mapatay na mapatay, oh, makakakuha ng objectives. Kasi wala rin bounty ito si, ano, eh, si H2. So, up, top lane na lang daw. MB, yun, nahila, nasaksak patalikod, and patay na nga, mga kaibigan. So, eto na nga ata yung pagbawi. Naka-0-5 man ng Peso Esports, Next Play Predator, hindi hahayaan na, ano, na lumamang na lumamang. Pero itong bottom lane natin, Renny J, patay agad. The Lavarb and Void ang magkasama dito, level 11. Uy, pero tinamahan natin sa laro, napaka-kusal naman nun. Oh, yun na, ang lalim nun, bis. Ang lalim nun. Sabihin nyo guys na hindi malalim yun pag sinabi namin malalim kasi malalim talaga yun. Inhibitor turret tsaka second tier turret plus another objective for Experto Solid. Sobrang gandang trade for this Experto Solid. Guys, sinabi natin, yes lamang ang Peso Esports in terms of team fight. Pero pagdating sa objective, lumalamang dito ang Experto Solid. Malaking bagay guys na second tier turret ang nasira mo plus meron kang vision to take this buff ng Peso Esports. Pero anyways, mga kaibigan, hindi pa tapos ang ating laban. Napatay dito ang Sasalena ng NXT Predator Solid, pero the backup is here. The backup is ready. MB without a life, nadikitan plus the Divine Judgment as well. Yung napakasakit, nakapatay with a killing spree. Kasi nga lang, wild charge for Yawi ngayon with the Skrak, Power of Nature, double kill for Renny J onto the stamps at hindi pa tapos ang laban. Kasi apat ang napatay ng Peso Esports ngayon against NXT, pero nakakuha ni H2 in turtle. Oo, mukhang tingin mo ba, Bes, it's a good trade or tingin mo hindi? Kasi para sa akin, para siyang hindi. Kasi actually hindi talaga kasi napatay yung andaming napatay sa players ng NXP. And turtle lang yung nakuha nung isang Lancelot natin. Yes, sa kanya nang gagaling yung damage. Pero kung napapabayaan yung mga players or yung mga heroes dito ng NXP na mamatay ng mamatay, tataba at tataba yung mga damager ng Peso Esports. Yun din yung hirap sa part na yun. Feeling ko dito, best ang naisip ng Lancelot talaga for NXP Predator Solid. Mamatay naman na yung apat. Kuhanin ko na lang to para if ever meron pa rin kapalit. Although, medyo crucial kasi siya. Kasi, ang dami na patay. So, malaking bagay na ganyan. Pero anyways, mga kaibigan, hindi pa tapos ang nangyayari dito kasi Yawi wala ng buhay. Tinahabol ng players ng Peso Esports. We had Gabo with a Tyrant's Rage and Uranus with a kill. Pero, H2O magagaling sa likod. Napatahan lang. Na micro niya! Uta micro tactic! Solen niya! Ulat sa Solen, use of skills, mga kaibigan. Pero shutdown and a killing spree for Gabo.
Napakagandang ano na, medyo mabilis ang kanyang kamay at nakakapag-dash dash in dash out pa talaga dito ang isang H2O. Pero Rene J nanganganib, talon lang naman ng talon dyan, pero medyo kaya niya ata. Subukan natin, minamicro-micro niya pa ng gilid, pero yun, pinatagal niya lang para kahit pa paano makakuha ng ano, makakuha ng objectives dito or makapag-clear ng linya yung mga tropa ng NSP Predator Solid. Sa ngayon, Peso Esports talaga eh. Para sa akin, Peso Esports talaga yung lamang sa kills and sa objectives, pantay lang naman sila. Pero kung pagbabasihan natin dito yung kayang ibigay na damage ng marksman, masakit at masakit talaga. Diba? CYSS, no? CYSS, pero mahirap, ang mahirap naman dito for Peso Esports, best. Ano eh? Pagka kumukuha sila ng kill, automatic na ako ng objective NXP Predator Solid kasi kanina pa sila labang. Pero mapansin natin pagdating sa mapa, yung NXP, yung nakauna nakasira ng second tier turret. But anyways guys, let us not forget sa laban natin. Una, dikitaan mga kaibigan, Tone Bros dito para kay H2O. This is tatlong players come from Peso Esports ngayon at ganun ang aggressiveness na pinapakita. Kasi mind you, this is the level 1 lord for Peso Esports. Pag nakuha nila to, mahihirapan ng NXP Predator Solid. Knowing that this Kufra already has this immortality. Oo, isa rin yun. Kasi pag may immortality ka, ikaw yung tank na parang, sige, ayos lang mamatay ako, at least mabubuhay naman ako sa susunod na pagkakataon. And dun sa susunod na pagkakataon na yun, probably maset upan ko yung team dito ng NXP at pwede pang maging magandang sitwasyon yon para ikapanalo ng ating laban. Pero eto na nga mga kaibigan, pumupuesto na yung NXP dun sa ano, dun sa kanilang bushes. Pero oops, naku po, nakita na naman ni Gabo, nasa niya pa sir, at nahila naman to si Levar. Pero free hit lang yung marksman. Oops, si Lancelot mukhang gustong patayin si Solenia dito, pero na-stun pa nga, free hit lang si Void. Tatakbo H2, naku po, kailangan umalis dyan. Pero Rene J for the backup, natakpan ni Yawi. Magandang backup yun para sa kanya, para at least. Pero teka lang, si Laverb nanggaling pala dun sa kabilang banda sa middle lane, dumaan para do maingat para... maingat mga kaibigan, para naka-quarantine yung mga players natin ngayon. Alam nila kung kailan pwedeng lumabas at alam nila kung kailan delikado lumabas. So dahil dyan mga kaibigan, 12 minutes into our game time, 11-18 ang ating score. This is 11-1 Lord, 12 minutes guys for Peso Esports. Meron silang YSS to secure this lord. Although problem here is for Peso Esports, meron namang Lancelot ang NXP na very ready to counter this YSS para sa ating laban. Diretso kasi, tas meron siya pang contra for this Esmeralda and so on. So tingnan natin guys, this is the endless battle for this Lancelot ngayon sa ating laro. Again, 11-18. So pinaka-inaabangan natin kung sino makakasikit ng Lord. We have retribution for the side of NXP Predator Solid. Problem here is, merong namang marksman ang Peso Esports. So yun yung aabangan natin kung sino magkocontest at sino makakuha ng Lord. Stage 2, mukhang mapapatay agad dito ang mga kaibigan, nakapag-triangulo. Pero katapusan muna, stage 2, naku po, dalawa pa nga ata yung mabibigyan sa kanila. Rene J sa backlanes nang galing, pero Falling Star Moon coming from the Esmeralda dito. Chester, buhay pa din ha, pero Ming tumatanggap lahat ng damage na kayang ibigay. Rene J, laban sa tatlo, sino kayang mabubuhay dito? Saksak patalikod, pero yun, munti ka na yung isa. Lahat ng players dito ng NXP, pulado na, kailangan nilang umalis. Dahil pagka yan nagkatuloy-tuloy, pwede pang kumuha ng objectives dito. Uy, yawi, naku. Grabe, mga besi, wapa. Good thing here for Peso Esports, meron silang YSS. So if ever ang kinagandaan guys, pagdating sa teamfight, pagdating sa late game, pagka nabuhay yung marksman, sobrang kayo yung nasa upper hand. Bakit? Kasi grabe yung DPS na kanya ibigay. For Peso Esports, kita natin ngayon si Void, nagpapataba lang. Inaantay lang niya yung mga kakampi niya. Pwede siya mag-adjust kung anong item na bibuild niya. And that is the Blade of Despair now for this YSS with a 10k gold against NXP Predator, na ang pinaka-top farmer nila dito is 8.4k gold, which is the Lancelot. So yun yung kinagandahan din. Regardless kung magkauusan kayo pati sa team fight, as long as nabubuhay ang marksman, sobrang edge siya for the team. Pero let us see, for this NXP Predator Solid, gaya na sinabi natin, ang pinaka-upper hand nila dito, kaya nilang pasukan. Speaking of pasukin, LaVarb is now down for Peso Esports.
No, kailangan na nilang dumistansya dito pag nagkamali sila. Eh talaga, ang kailangan lang naman ng next play Predator dito na lumapit dun sa marksman eh. Pag nakalapit siya sa marksman, kaya niyang i-burst down eh. Nakikita naman natin yung potential ng isang Lancelot dito. Ang problema, hindi lang sila makalapit dahil nga, oh, ito na naman, mga kaibigan, nauntog si MB na burst down agad dito. Pero sino nga ba ang makakuha ng Sanctuary Lord na ito? Eh, ito na nga! Kaibigan, Lord has been slain by the Basag! Ang na dun sa clash na yun, apat laban sa isa, dalawa na lang ang natitira, Chester and H2O, pero Abyssal Arrow tumama kay Gabo, pero negativity, mukhang lalaban si Gabo dito kahit anong mangyari, papunta na si Boyd, nag-charge ng kanyang pang-shotgun kay Chester, pero hindi! Oh my God, mga kaibigan, retribution nakita natin to counter out this Lord objective pa rin, pero na-secure ng PSG Esports. Napakang naginawa ng PSG Esports for the Lord objective, mga kaibigan. And again, sinabi natin, upper hand is now on the side of PSG Esports. Inhibitor 30 sa top lane. Plus, the fairy airstrike para kay Solenia. Wala na pumapansin sa kanya. At habang nangyayari yun, middle lane, inhibitor turret na sira pa. Pinasok ito ng LeVarb, mga kaibigan. Divine Judgment as well for MB ngayon onto this Kaja. Pero hindi pa rin nababurst ang Uranus ngayon sa ating laban. 15-25 ang ating score. We have the Lord for PSG Esports dito sa bottom lane side. Another pagkanta ng Ibong Adarna and a kill for Ming onto this Esmeralda. Samahan mo pa yata ng isa. Pero may bawi ang NXP. Predator Solid ngayon sa ating laban, pero guys, sinabi natin, this is the Lord. This is the first though na medyo mas pinatikas pa against NXP Predator Solid. Walang makapasok kay Solenia at grabe yung burst damage na binibigay. Killing spree and a mega kill, 4 point on this match. Sa mga pa na isa, double kill and a possible actually wipe out, mga kaibigan, plus a minion wave for PSG Esports. Napakatagal bago mabuhay ng player dito, and a win for this first game. Congratulations, PSG Esports. Naku, grabe. Kakaiba ang ipinakita